and welcome back dito sa aking YouTube channel. It's me, Sincha. At ngayon naman guys, ang pag-usapan natin ay kung magkano nga ba ang sahod dito sa Brunei. So disclaimer lang guys, ito ay base sa aking sahod at sa mga sahod ng aking katrabaho. So dahil nakikita ko guys yung payroll namin, kaya nilista ko na to guys kung magkano ang mga sahod, pasahod nila sa amin. Guys, pasensya na kayo guys dahil maingay yung aming aircon. Pag in-off ko kasi yan, mainit. Kahit naka-jacket po ako guys, naka-jacket po ako dahil umulan kanina, malamig sa office. So sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga bago kong upload na video. Ayan guys. Ito na si CCTV. Ayan guys, ito ang aking lamesa. Mabukas yung ating gamit dahil bubuksan ko din itong line para sa guys, pasok tayo dyan sa loob. Ito, switch. Main na silver. So, pag-atag din. Opisina ng aming madam. Ito mga computer. Lagi ito yung aming opisina guys. Doon kami, account department. Dito naman ang purchase department. So, hanggang dito na lang guys. Tutuloy ko ulit mamaya. Simulan ko na guys dahil anong oras na dito, si 6:50 na at magluluto pa ako. So guys, sa aming kumpanya na pinagtatrabahuan ay nasa main branch po kami. At bali 40 to 50 ang employee. Dahil may mga ibang branch din po, pero yun po ay hindi ko na po alam kung magkano ang pasahod sa kanila. So, sa main branch lang po kami. Every first Saturday of a month po ang sahod namin. So, ayan guys, iba-iba po ang nationality dun sa pinagtatrabahuan kong kumpanya. May Indonesia, Bangladesh, India, Malaysia at Pinoy. So, ang Pinoy po dun guys ay dalawa na lang po kami. Nandun po kami sa office, nagtatrabaho. At ang mga workers po doon ay iba-ibang department. May mechanic, mekaniko, construction workers, driver, helper, loading man, storekeeper, front desk cashier, at sa office. Sa office po ay may dalawang department, purchase area at account department. Doon po kami sa may account department. So guys, ang unahin ko po yung mekaniko ng kumpanya na pinagtatrabahuan ko yung mga sahod nila. So, ang sahod nila ay 1,050 Brunei dollar. Ang construction worker naman at driver, helper, storekeeper, yun po ay nagre-range ng... Ha! Nagbabalik po ako dahil tinawag po ako kanina ni ate. Shout out kay ate Marilo Viray. Dahil nagbablog ako ay tinawag niya ako. So ngayon guys, sa susunod naman ay ang aming loading man. Loading man. Loading man namin ay 750 per month ang sahod nila. Ang front desk cashier, yun po ay nagre-range ng 450 to 750 a month ang sahod. At dito na po guys sa office, dalawang department po yun guys, may account department at purchase department. So yun guys, ang sahod dun ay 500 Brunei dollar to 1,400 Brunei dollar a month. Yun guys, so 500 guys dahil yun po yung starting, yun yung starting namin. Dahil 6 years na po ako guys dito sa kumpanya na to, so every 2 years, pag natapos mo na po ang iyong kontrata at babalik ka pa dito, tinataas po ng aming boss ang aming sahod. Ayun guys. So, every first Saturday ang aming sahod. At meron din po palang kaltas sa aming sahod. So, hindi po namin buong nakukuha yung sahod namin dahil may kaltas na insurance at savings.
Ang kagandahan din po guys, pwede kang mag-advance monthly sa sahod mo. So, ang minimum po na pwedeng advance sa aming sahod ay 1,000, laki, $120 a month. Yun po guys. So, hindi na po tataas sa 120. Kung emergency naman at kailangan mo ng malaki, at kailangan mo ng mas malaking pera, yun lang, diretso pa lang sa boss namin, kailangan mo lang siyang kausapin. At pwede mo naman ipakat ng 2 times sa sahod mo or 3 times. Basta depende na lang sa pinag-usapan sa ng empleyado sa boss namin. So, ayun guys, at yung savings naman namin ay $20 Brunei a month. Yun po ang kinakalta sa aming sahod. So, makukuha mo lang po yun pag natapos mo ang iyong kontrata. At malaki-laki na rin po yun guys, dahil 20 a month times 24 in 2 years, so meron na pong $480. Convert to peso ay pumapatak po ng 17,000 peso. Yun po guys, pambili na po ng pasalubong. So nung 2 beses po akong umuwi, dun ko po kinuha yung pambili ko ng mga pasalubong sa aking pamilya, para hindi na po mabawasan yung aking konting ipon at yung last na sahod ko. So, yun guys. At tsaka isa pa guys, yung boss namin ay nagbibigay ng bonus sa amin. So, sinasama na lang niya po dun sa aming monthly na sahod. Ina-add na lang po niya doon sa yung mga binibigay niyang bonus sa amin. So, yun po ang kagandahan ng kumpanya na to. At tsaka yung oras na rin po, dahil ang pasok namin ay 7:30 to 5:15 ng hapon, at may 1 hour and 15 minutes na break kami sa tanghali, sa lunch break. At every Sunday, wala po kaming pasok. So yun guys, may time po ako na mag-vlog at makapagpahinga ng bonggang-bongga. Hindi naman po bonggang-bongga. Dahil pag Sunday, naglilinis naman po ako dito sa aming tirahan. At bali 3 po kami dito na nakatira. So, every Sunday, naglilinis po ako. At minsan, nag-isip po ako kung ano po yung magiging content ng aking vlog. So, hopefully guys, at sana guys, suportahan nyo po ang aking vlog sa pag-subscribe sa aking vlog. At pindutin nyo na rin po ang bell button para updated kayo sa mga bago kong vlog. Ang aking niche o yung content ng aking vlog ay dito sa Brunei. Share ko sa inyo guys kung ano ang kagandahan ng Brunei at kung ano ang buhay dito sa Brunei. So hanggang dito na lang guys, at magluluto pa ako. Bye bye.